Mamuhay kami ayon sa iyong kalooban. At sa bawat araw sa aming buhay, patuloy nawa kaming makasunod sa bawat pinapagawa mo sa bawat isa sa amin, O Lord. At patuloy nawa, Panginoon, na kalakasang pisikal, espiritual, Panginoon, ang ibibigay mo sa amin upang patuloy kaming makahayo, patuloy na maglingkod sa iyo bawat araw, Panginoon, makapagbahagi kami ng iyong salita. At nawa, Lord, punuin mo ang lugar na to ng maraming kaluluwa, Panginoon. Dalhin mo sila, Panginoon, sa kanilang panyapak, Panginoon, upang sambahin ka at purihin ka, Panginoon. Maging ang hapon, O God, ay punuin mo din hanggang sa labas, O Diyos, sa pangalan ni Jesus.
At O Lord God, sa magtuturo, Panginoon, patuloy O God na i-anoint mo, Panginoon, at patuloy O God na samahan mo ng iyong makapangyarihan, Panginoon O God. At gumawa ka ng himala sa kanyang buhay, Panginoon. Ang bulag ay makakita, ang bingi ay makarinig, Panginoon. Ang pilay ay makalakad. Salamat po sa himala mo, O Lord, dahil bawat minuto, oras sa aming buhay, himala po ang aming buhay na pinahiram mo. Kaya naman hindi namin sasayangin hanggang sa ikalawang mong pagbabalik. Maglilingkod kami, Panginoon, na may pag-ibig. Salamat po sa oras na to. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah! Tapos kung awit ang ating Diyos sa buhay, sambahin at purihin at pasalamatan sa oras at araw na ito. Amen po ba? Amen! Thank you.
Tayong magbigay ng papuri sa Kanya sa umagang ito. Patuloy nating damhin ang Kanyang presensya sa lugar na ito. Amen.
Amen. Praise God. Isa pong mapagpalang linggo sa ating lahat. Amen. A blessed Sunday to everyone. Good morning po. Good morning. Masaya po ba tayo ngayon? Amen. Amen. Tayo po ay binigyan muli ng pribilehyo ng Panginoon na siya po ay ating makapiling, makatanggap ng kanyang biyaya, ng kanyang awat habag, pati na ang mga pagpapala. Today, we have been privileged to be able to dwell in the presence of the Lord, worship Him, give Him praise, give Him glory, for He alone deserves it. Amen? Amen. Amen. So, ngayon po ay buwan ng mga kababaihan. Yan. Hindi, alam niyo po ba yon? Yeah, it is our month. It's Women's Month. Amen. Buwan daw po ng kababaihan, kaya naman sa umaga pong ito ay ako po ay nilid ng Panginoon na ituro at sama-sama nating pag-aralan ang buhay ng dalawang babae na tinawag po ng Biblia upang gumanap ng isang dakilang tungkulin. Two special women whom the Lord God has called to do something special in the Lord's ministry here on earth. So today, in this morning, isa po ngayong umaga, isa po mamayang hapon. Kaya kung kayo po ay nag-live stream din sa hapon, pwede nyo po itong panoorin din mamaya. So in the meantime, let us go to the book of John, chapter 4. Kung kayo po ay merong mga Biblia, kayo po ay makipagbukas sa akin sa aklat po ng Juan, kapitulo 4, at tayo po ay magsisimula sa unang talata. John chapter 4, verse 1. Ready na po kayo? Amen. Amen. Excited po ba tayo? Amen. Yes, God has something special, as always, para po sa mga taong nasasabik, nauuhaw sa kanyang kapahayagan. Let's begin from verse 1. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized but his disciples. Ito po talaga yung verse 3. When the Lord learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee. Now, he had to go through Samaria. So, he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the sixth hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with the Samaritans." And Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is very deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds?" But Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water that I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life."
The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." And he told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she said. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is you have five husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you're a prophet. Our fathers worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." And Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming, and is now this is the time, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are kind of worshipers the Father seeks. God is a spirit, and his worshipers must worship him in spirit and in truth." Amen. Praise God. Medyo mahaba-haba po yung ating teksto, pero ito po ay napakagandang kapahayagan. It is a very good revelation of the Lord's grace, the Lord's mercy, the Lord's reaching out, you know, to people who do not deserve it. So, makikita po natin ang bida natin ay isang babae. Amen? So, sabi ko nga, ang mga kababaihan ay merong espesyal na ginagampanan. Kahit nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, kahit sa panahon natin ngayon, women have a special role to play in our lives, in our society. Kung wala pong mga babae, wala po tayo ngayon dito. Tama po? Amen. Kung wala pong mga kababaihan, ay marami pong bahagi ng ating society, ng ating lipunan, ang hindi pwedeng mag-function. Because there are roles that only women can do. Amen? Mga bagay na mga babae lang ang makakaganap. So, in the account of the Samaritan woman, sabi po doon, Jesus Christ left Judea and started back to Galilee. But he had to go through Samaria. Si Jesus daw po ay pabalik na po ng Galilee, okay? Started back to Galilee. At ang kinakailangan niyang daanan ay ang Samaria. Meron po kasing tatlong daan. Napunta po kami rito sa Galilee. From Jerusalem to Galilee, mga 4 hours yun by bus. At meron pong, nung panahon ni Jesus, there are 3 ways to be able to reach yung kanyang destination. Number one, by the sea. Kasi po may Mediterranean Sea doon sa kanan. Or by the road. Or by the mountains. Amen? But during the Lord's time, ang pinakamabilis na daan para makarating siya sa kanyang pupuntahan ay sa Samaria. But Samaria is a place where no Jew should step upon. Bawal ang mga Hudyo na pumunta sa Samaria. Hindi po pwede. Sapagkat ang mga Samaritan na mga nakatira sa Samaria ay mortal na kaaway ng mga Hudyo. They're mortal enemies. Why? Because the Samarians or the Samaritans are people who are half-breed, hybrid, half-Jew, half-something. At ang mga Hudyo, kapag hindi ka purong Hudyo, they look down on you, they discriminate you. Hindi ka nila tinatanggap na kalahi nila. Because they regard themselves as special. They are chosen people, right? Sila po ay mga pinili na lahi. At kung ikaw ay merong ibang lahi, hindi ka 100% Jew, kundi ikaw ay 50% or 60% o anumang porsyento, hindi ka 100% Hudyo, hindi ka katanggap-tanggap. So the Samaritans are ostracized people. They are a taboo to the Jews. Ibig sabihin, they are unaccepted by the Jews.
At hindi lang sila unaccepted, sila ay considered impure, unclean, filthy, garbage, anything negative. Yes, sila po ay tinatratong basura, tinatratong madumi. Hindi sila malinis, kaya ayaw nilang makihalubilo sa kanila. Ayaw nilang tumapak sa lugar nila. Ayaw nilang kausapin sila. So that has always been the tradition. Malinaw po ba? Amen. So as a backgrounder, I am telling you that the Samaritans are unaccepted by the Jews. They are considered disgusting people. They are considered unclean, impure, lahat na ng pangit na maiisip mo, ganito po ang trato ng mga Hudyo sa kanila. And so, the Jews do not go to Samaria, or the Samarians or Samaritans go to the people who are Jews. Hindi sila pumupunta sa Jerusalem. Ang mga taga-Jerusalem, hindi pumupunta sa Samaria. Amen? But Jesus broke these rules. Sapagkat maliban sa daan ng Samaria, ang pinakamabilis na daan para niya marating yung pupuntahan niya, there is a divine appointment of God for the Lord Jesus Christ and a certain woman in Samaria. Amen? Wala pong aksidente sa Diyos. Hindi po pumunta si Jesus doon ng aksidente lang. Alam ng Panginoon na meron siyang isang divine appointment, may itinakda ang Ama para gawin niya sa lugar na yun ng Samaria. At Jesus Christ was willing to do the unacceptable. And what is that? To go to places where no one dared to go. Hello? Upang pumunta sa mga lugar na walang nagtatangkang puntahan. Amen? When the Lord tells you to go to a certain place na punong-puno ng mga hudlum, punong-puno ng mga kriminal, puro mga may tato, puro mga taong nakakatakot ang mga nakatira roon, ikaw ba, will you dare to go kung pinapapunta ka ng Panginoon? I remember when I was beginning in the ministry, ako po ay pinadala ng Panginoon sa mga lugar na ganito, yung aking nabanggit. Punong-puno ng tato ang mga kalalakihan. At makikita mo na talagang sila ay kinasisindakan. Pero ang sabi ng Lord sa akin, doon ako magministeryo. At ako po ay pumunta doon sa mga riles ng tren. Pinasok ko po ang mga lugar na kung saan pag pumasok ka, hindi ka pwedeng nakatayo pag pumasok. Kinakailangan nakayuko ka kasi mauuntog ka. Amen? At pagpasok mo doon, kapiraso lang na lugar ang uupuan mo at paglalagyan mo para mangaral ng salita ng Diyos. At kinakailangan direct to the point dahil hindi ka pwedeng magtagal doon. Pero alam niyo po, nakaka-bless kasi nauna na ang Diyos. Amen? Mga nakatato yung mga tinuturuan ko, wala po akong naramdamang takot nung ako po ay pumasok sa kanilang mga lungga, sa kanilang mga lugar-lugar. Natataranta pa rin po, pa po sila para ako ay bigyan ng merienda, para ako ay bigyan ng juice. Amen? Bagamat kung titingnan mo yung kanilang mga baso ay punong-puno ng alikabok, pero tuwan-tuwa sila na tinitimplahan ako ng, alam mo yon, yung tang. Amen? Tapos yung kanilang pitchel ay punong-puno ng alikabok. Kasi daanan ng riles yun eh. Pero ano ka, magpapakaarte ka ba? Amen? Baka gusto mong sipain kanila ng ano, o kaya hindi ka nalalabas ng buhay. Amen? Going to places where no one has dared to go. Going to places where people regard it as, you know, a taboo. Going to places where people are scared of it. Amen? Ganito po ang ginawa ng Panginoon. Hindi po niya inalintana yung kinamulatan, yung tradisyon. Aba, hindi ka pwede pumunta dyan because it is not traditional. Hindi ka pwede pumunta dyan because it is unacceptable. Hindi ka pwede pumunta dyan because the people there do not deserve. Amen? At ang mga Samarians ay ganun po. Pero si Jesus, He was willing to bend rules. He was willing to do
the non-traditional. He went beyond the norms. He went beyond what is acceptable just to be able to accomplish the will of God. Sapagkat doon siya pinapapunta ng Diyos. Doon siya pinapadaan ng Panginoon. Amen? Amen. So marahil tayo po ay pumupunta sa mga lugar-lugar. Maybe we are going to places where we have not been before. Maybe we have been, you know, commissioned by the Lord to go to places where we have never stepped on our foot before. Pero for the sake of the gospel, for the sake of the will of God, for the sake of advancing the kingdom of God, we do. Amen? Ginagawa natin. Pinupuntahan natin. Amen? Sabi ko nga nung ako ay tinawag ng Lord sa ministry, walang magagawa yung mga abilidad mo sa Inglisan at saka yung mga degree mo. Sapagkat ang pinapapuntahan ng Diyos sa'yo ay yung mga hindi mo kinakailangan. Hindi mo kinakailangan ng mga pilosopiya, hindi mo kinakailangan ng mga talino, hindi mo kinakailangan ng kagalingan, ng Inglisan. Ang kinakailangan mo ay tapang ng loob. Ang kinakailangan mo ay, tibay ng dibdib. Amen? Sapagkat ang mga nakakaharap mo ay mga hardened criminals and hoodlums. Amen? Pabalik-balik sa kulungan. And people, you know, who value their reputation, people who value themselves, their backgrounds, kapag pinarangalan mo yung sarili mo, hindi ka pupunta sa mga ganong lugar. But if you are willing to die to yourself, die to your reputation, die to your background, die to your personal, self-belief, if you are willing to die to yourself, then you will go just like the Lord. The Lord knew that people will question Him. The Lord knew, the Lord Jesus Christ knew that people will try to ostracize Him. Why are you going there? Did you know that Jews do not have anything to do with the Samaritans? Why are you going there? At makikita po natin sa verse 1, yung mga Pharisees, para sila may mga teleskopyo, lahat ng kilos, galaw ng Panginoong Jesucristo ay kanila pong minomonitor. Amen? Wala pa pong mga CCTV nung mga unang panahon, pero siguro meron silang mga espiya. They have spies to spy on the Lord Jesus Christ, finding ways, finding fault in Him. And it is at this time that maybe the Pharisees and the enemies of the gospel have found something to, para idiin ang Panginoon. Kasi, hala, pumunta siya sa Samaria. Hala, hindi pwedeng pumunta ang mga Hudyo sa Samaria. Pero ang Panginoon, He is willing. Amen? He is willing to violate rules. Amen? He is willing to be able to set up a new standard. Sapagkat ano po ba yung ano pa ba yung basihan ng paniniwalang ito? Tradition. Amen? Tradition, kinamulatan nila. At makikita po natin sa ating mundo ngayon, hindi po ba't ganito ang nangyayari? Ang daming mga division sa ating lipunan. There are so many divisions in our society because of our tradition. Yung pong ating kinamulatan. Sino ba nagsabi na kapag ikaw ay puti at ikaw ay itim, ang kulay ng iyong balat, ay hindi kayo pwedeng magsama? Hindi kayo pwedeng mag-usap? Hindi kayo pwedeng magka-partner? Amen? Sino po? Wala po sa Bible yan. Because God created all men equal. Amen? We might have different skin color, we might have different nationalities, different educational backgrounds, but that is not a basis for us to discriminate and be racist and, look down on other people just because of their race, just because of their nationality, just because of their gender. Amen? Dahil sa kanilang gender. Alam niyo po ba nung unang panahon ang mga kababaihan kagaya natin na hindi pwedeng bumoto? Wala tayong karapatang bumoto, mga kalalakihan lang. Because ever since, society has been patriarchal. Ibig sabihin, mga lalaki lang ang nasa pwesto, mga lalaki lang ang tinitingala. Sila lang ang may karapatan, ang mga kababaihan, walang karapatan.
Wala tayong karapatang bumoto, wala tayong karapatang magtrabaho, wala tayong karapatang kumuha ng pwesto. We don't have rights. Amen. It means we were treated as second class citizens. But it was because of the struggle, because of the fight that women in the past have made that we have gained, amen, our liberation, we have gained our freedom, we have gained our rights. Kaya tayo pwede nang bumoto, kaya tayo pwede nang maging presidente, kaya tayo ay pwede nang gumawa ng mga bagay na ginagawa ng mga kalalakihan. Pero alam nyo ba, nung unang panahon, hindi pwede sa mga babae yan. At nakakalungkot, hanggang ngayon marami pa rin ganung backward ang kaisipan. Primitive ang kaisipan. Pumunta ka sa ibang mga bansa, ay naku, ang mga babae po doon, parang mga nakatakip, walang pwedeng makakita ng mga mukha nila, at wala silang pwedeng gawin sa lipunan, kundi ang manganak lang ng manganak, manganak ng manganak, hanggang sa magpagsawa ang maanakan, at magpalaki at magpalaki ng bata. Ganun lang po yung kanilang karapatan. They have no right to go to school. Hindi sila pwedeng pumunta ng eskwelahan at mag-aral at kumuha ng kanilang mga degree. Amen? Ang gawain lang nila ay maanakan ng maanakan hanggang sa pagsawaan maanakan. Amen? Nakakalungkot po, ano? Sa ibang mga bansa, ganun pa rin po ang turing sa mga kababaihan. And but the Lord, you know, sees women as special. And this woman that we are studying is special in the eyes of the Lord. That's why sinadya ng Panginoon sa Samaria kahit bawal. Amen? So, kuminsan, makikita mo siguro yung sarili mo na ikaw ay ostracized, ikaw ay tinalikuran ng iyong lipunan, ikaw ay hindi tinatrato bilang tao, kundi parang isang mababang klase ng tao. Or minsan nga tinatrato pa na parang hayop eh. Pero ang Lord po ay makikita po natin na hindi po niya tayo nakakalimutan. Amen? And so, the Lord Jesus Christ went to Samaria. Yung lugar na bawal puntahan, pinuntahan niya. Amen? So, alam mo kapag ang Panginoon, kapag kinakailangan mo ng tulong sapagkat sobra na yung nararanasan mo na diskriminasyon sa buhay mo, pupuntahan ka ng Diyos. Ganito ang ginawa ng Lord sa babaeng ito. Ngayon, ituloy po natin. So, sa verse 5, sabi po doon, sa verse 4, he had to go through Samaria. So, dumaan po siya sa Samaria kahit bawal. And he came to a town in Samaria called Sychar. At ito po yung city doon sa Samaria na kung saan naratnan ng Panginoon. At doon po, near the plot of the ground Jacob had given to his son Joseph, Jacob's well. Amen? Thousands of generations has passed and doon pa rin yung well of Jacob. Tinayo po yun ni Jacob ng Old Testament. Amen? At nandun pa rin yung well na iyon at doon po nag-iigib ang mga tao. At three, and Jesus was there. Sa verse 6, Jesus was tired from the journey. Ano pong sabi doon? Jesus was tired. Ano raw po? Napagod si Jesus. How could that be? Paano mangyayari yun? Eh di ba, Jesus is the Son of God. Why is he tired? Amen? Why is he tired? Bakit siya napapagod? Yes, he got tired. At sabi po doon, he was thirsty about 6th hour. Amen? Siya po ay nauhaw. Bakit po siya natapagod? Bakit po siya nauhaw? Sapagkat nung oras pong ito, si Jesus ay 100% tao. He was 100% man. Amen? He is the Son of God, but at the same time, he is also the Son of Man. At this point in his life, Jesus was human. And as a human, he can feel every possible human emotion, every possible human need. And one of that is being tired. And one of that is being thirsty. Amen? So, napagod din po si Jesus. Eh, huwag mong sabihin nag-iisa ka lang na napapagod.
Amen? Napagod din si Jesus. Nauhaw din si Jesus. Amen? Kaya naranasan ni Jesus yung naranasan mo. Kaya nauunawaan ka niya at gusto ka niyang tulungan. Jesus got tired, just like you. And so He feels every aspect of that being tired. Kaya pag iniisip mo na ikaw ay pagod na, isipin mo si Jesus na pagod din. Amen? Pero ang ginawa lang ni Jesus, nagpahinga. Pumunta po siya doon sa well because he knew that there is where water can be fetched. At ang sabi ko nga po sa inyo, the people question that Jesus is man, that He is only God, pero hindi po. Kasi kung hindi siya naging tao, hindi siya mamamatay sa cross. Sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8, dito po pinapakita na hinubad ni Jesus yung kanyang pagka-Diyos. He was stripped of His deity. Siya po ay hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. So pag hinubad, hindi na niya suot, di ba? So at pumunta siya dito sa lupa para ano? Para gawin at tapusin yung kalooban ng Ama. At yun ay ang mamatay sa krus para iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Kasama ka doon, kasama ako. Amen? Amen. Now, let me read. Philippians 2, 6 to 8. Who, being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the nature of a servant, being made in human likeness. Amen? Siya po ay nag-anyong tao. Verse 8, and being found in the appearance of man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So at this point, as I said, yes, Jesus was tired because He was 100% human. Amen? Jesus was tired so that you can feel that Jesus felt the same as you did. Amen? Na si Jesus ay nakaramdam ng pagod kagaya mo. So, are you tired? Are you being tired of your journey? And because you are tired, you want to give up? Pagod ka na ba? Ubus ka na? Latang-lata ka na? Gusto mo nang sumuko? Kapatid, si Jesus, napagod din. Kaya't alam niya kung anong pinagdadaanan natin. Naramdaman niya ang nararamdaman natin. Kaya makakalapit tayo sa Kanya. Kaya ang sabi ng Biblia, lumapit kayo sa aking napapagal at nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amen? Napapagod ka na ba? Hindi pagsuko ang solusyon. Napapagod ka na ba? Hindi ang pagtalikod ang solusyon. Napapagod ka na ba? Hindi ang pagpapakamatay ang solusyon. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa aking mga napapagal at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Because my yoke is easy and my burden is light. Ang aking pamatok ay magaan, ang sabi ng Panginoon. Kaya kung ipagpapalit natin ang ating mga kabigatan sa Panginoon, ipagkakatiwala sa Panginoon, ay darating po ang kapahingahan. Kaya po tayo napapagod sapagkat binabata natin. We get tired because we carry all the burdens. The Lord says, do not carry the burdens. Give it to me. And I will carry it for you. Amen? At pinakapaborito kong ilustrasyon to, alam ko alam nyo na to. Pero for the sake of my listeners sa ating live stream, ay meron pong isang babae, sabi na sa mga aming Ilocano, agsusuon. Yan, meron siyang hawak na mabigat na bagay kasi galing siya sa bukid at kanya pong tangan yung kanyang mga produkto sa bukid at kanya pong nasa isang bilao at ito po ay kanyang tangan-tangan. At siya po ay dinaanan ng isang magsasaka na nakasakay sa kanyang kalabaw na merong hinihilang kariton.
At naawa po yung magsasaka sa kanya sapagkat hirap na hirap siya sa pagbubuhat ng kanyang mabigat na daladala, ay inoffer niya yung kanyang kariton. Sabi niya, ate, halika na, sumakay ka na sa kariton ko para hindi ka na mahirapan. Ay, salamat naman. At siya po ay sumakay sa kariton. Pero nagtataka po yung magsasaka, bakit yung itsura niya nakangiwi pa rin. Tumatagaktak pa rin ang pawis. At hirap na hirap pa rin. Alam niyo po kung bakit? Amen. Kasi nakasakay na siya sa kariton, pero yung kanyang karga nasa? Buhat-buhat pa rin niya. Amen. Sana nila pa. Ganun po ang nais ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, ikaw na nabibigatan, at ako ang magkakarga ng iyong mga kabigatan, wala na po sigurong explanation yun, di ba? Napakadaling intindihin. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong kabigatan at siya na ang magbubuhat para sa'yo. Ang marami sa atin, sabi natin, binigay ko na sa Lord. Pero ang totoo, buhat-buhat pa rin natin. Lord, nag-pray tayo, di ba? Nag-groaning sa tayo at lahat. Talagang binatal na natin. Pagkatapos natin lumabas sa ating prayer room, hindi pa rin tayo nakarelease. Bit-bit pa rin natin. Kaya naman, we go through the day with so much pain and hardship and burden that at the end of the day, we get drained out. Tayo po ay nabuburn out at tayo po ay napapagod ng husto. Pero ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, ikaw na nabibigatan, ikaw na may sakit karamdaman, ikaw na may problema sa iyong kaisipan, ikaw na may problema sa iyong pamilya, ikaw na may problema sa iyong trabaho o negosyo, ikaw na may problema sa iyong pananalapi, ano man ang iyong problema, ilapit mo ito sa akin, ang sabi ng Panginoon, at ikaw ay bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Amen. Ito po ay pangako. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pangako po ito ng Panginoon at gustong-gusto niyang gawin. At nais po niyang maranasan natin sapagkat alam ni Jesus kung paano mapagod. Amen? Alam ni Jesus kung paano mauhaw. At gusto niya tayong damayan. Gusto niya tayong tulungan. Amen? At nawa po hayaan nating tulungan tayo ng Lord. Huwag po tayong maging kagaya ng babae na nais na tayong tulungan ng Lord, kinakarga na tayo, hindi pa rin natin binibitawan yung ating mga kabigatan sa buhay. Kaya naman po, we find ourselves, struggling, being so tired that most of the time, we feel like giving up because we are just so tired. But it is not the Lord's will. Amen? So if we are tired of our journey, let us just rest. Rest in the presence of God. Amen? And believe that He will take care of everything. Siya po ang bahala. Amen? Walang sakit karamdaman na hindi niya pwedeng pagalingin. Walang problema sa pamilya at pangmag-asawang hindi niya pwedeng ayusin. Walang kahirapan na hindi niya pwedeng palayain. Walang problema pinansyal na hindi niya pwedeng tugunin. Lahat po ay binayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. That is the reason why He went on the cross to pay for the penalty of our sins, number one. And secondly, so that all our burdens, sicknesses and diseases, problems, will have a solution. Amen po ba? Amen. So, ituloy po natin sa verse 7. Habang nagpapahinga si Jesus doon sa balon, sa well, when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Because his disciples went to town to buy food. So, kinakailangan ng kumain. Si Jesus ay nagutom din. Amen? Si Jesus ay napagod, siya po ay nauhaw. Sapagkat sabi ko nga, siya po ay tao nung panahong ito. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. Why do you ask me for a drink? Jews do not associate with Samaritans." Amen? So, ang saan nagulat po yung babae sapagkat siya po ay hiningan ng Panginoon, kinausap ng Panginoon. Nobody does that. Walang gumagawa nun. Ang mga, number one,
siya ay Hudyo, si Jesus ay Hudyo. Number two, si ang Samaritana ay taga Samaria. Wala sila dapat ugnayan. Hindi sila dapat nag-uusap. Pangalawa, si Jesus ay lalaki by gender association at ang Samaritana ay babae. Nung unang panahon, ang mga lalaki ay hindi nag-initiate ng kwentuhan ng pakikipag-ugnayan sa mga babae. Dahil ng mga babae nung unang panahon, look at the Bible, very patriarchal ang society. Hindi binimension ang mga pangalan ng mga babae. Karamihan mga lalaki ang mga minimension. Amen? Except for some special occasions, women are mentioned for some learnings and truths about their lives. Kagaya nitong Samaritan woman. Sabi nga, Samaritan woman lang, hindi alam mo anong pangalan niya. Siya ba ay si Ella? Siya ba ay si Maria? Hindi, walang pangalan. Samaritan woman. Just an ordinary woman. She was not even mentioned by her first name or last name. Just her nationality, she's a Samaritan. She's a Samaritan woman. Amen? So this woman came to draw water and Jesus said, "Give me a drink." The Lord initiated conversation. The Lord initiated relation. The Lord initiated, you know, something that will, that shocked this woman. Nagulat po yung babaeng ito because Jews do not eat or drink with Samaritans. With Samaritans. Hindi po sila kumakain, hindi po sila goody-goody, hindi po sila nagchat-chat-chat, hindi po sila pwedeng kumain ng face-to-face or uminom ng face-to-face. They do not do that. Parang nung ngayon, pag ikaw dilawan, hindi ka pwede. Hindi ka pwedeng makihalo sa mga pulahan, di ba? Masyadong divided ang ating society. Kapag ikaw ay taga-UP, kalaban mo mga taga-Ateneo. Pareho kayong mga taga-Katips, pero magkalabang kayong mortal. In everything, in sport, sa UAAP, in academics, sa bar, lagi kayong nagpapaunahan kung sino ang top-notcher. Kung ngayong taon, UP ang top-notcher, sa susunod na taon, babawi ang Ateneo. Kami naman ang top-notcher. So there's always that competition. There's always that cutthroat division between our societies. Kapag ikaw ay taga North Korea, hindi ka pwedeng tumawid papunta sa South Korea. Babariling ka. Amen? Because North Koreans are mortal enemies with the South Koreans hanggang ngayon. Amen? Doon sa Amerika, pag ikaw ay taga-South, mataas ang tingin mo sa sarili mo and you look down on people in other states. Amen? Yung tinatawag nilang mga rednecks. Yung mga rednecks, white supremacists sila. White lang ang may karapatang mabuhay sa Amerika. White lang ang may karapatan sa Amerika. Yung mga iba ang kulay, iba ang lahi, sinasakal yan, o kaya dinadaganan yan, o kaya binabaril yan. They don't have the right. Amen? That's how divided our society is. Until now, we are in the what? 20th century, but some people still have that kind of primitive backward mind because they entertain racism and gender inequalities. Amen? Pati ang mga babae hanggang ngayon, kapag sinabi mong babae ka, madali kang bastusin, madali kang tratuhin nang hindi ka ginagalang. Pero si Jesus po, He break that concept of one against another. Binasag po niya ito, winasak niya po ito. Babae ang kausap niya, Samaritana pa, hindi po niya yun tiningnan. Kinausap niya, hiningan niya ng tubig. Amen? So sino po tayo para i-look down ng ibang tao? Dahil iba ang lahi nila sa atin, iba ang background nila sa atin, iba yung kanilang kinamulatan sa atin. Amen? So, it has always been the case. There is a versus between, amen? So, Jews versus Arab nations. Apple versus Samsung. Ginebra versus Alaska. Nag-aaway-away ang mga tao sa mga maliliit na bagay. Meron lang mapag-awayan.
Amen? Si Jesus Christ, binasag po niya ito, binali niya, Jesus went beyond what is unacceptable by breaking barriers. Amen? Siya, kanya pong binasag ang barrier at siya po ay nag-penetrate at kinausap po niya ang babaeng Samaritana. Jesus talked to the Samaritan, breaking all traditions, breaking all norms, breaking human standards. Amen? Kanya po itong binasag. So, are you willing to do the unacceptable by human standard in order to be able to accomplish the will of God? Handa ka bang gawin ito kagaya ng ginawa ng Panginoon? Kausapin mo yung mga hindi katanggap-tanggap kausap or puntahan mo yung mga taong hindi karapat-dapat puntahan? Jesus Christ did. And who are we not to do it? Amen? Are you willing to forgo tradition? Are you willing to forgo norms? Are you willing to forgo the unacceptable just to be able to advance the kingdom of God? Just like what the Lord Jesus Christ did. Will you show respect to your fellow man? Gagalangin mo ba ang iyong kapwa-tao kahit na iba ang kulay niya, iba ang ilong niya, iba ang pinag-aralan niya at background niya, iba yung kanyang lahi sa'yo, gagalangin mo ba? Gagalangin mo ba ang ibang tao kahit iba ang kulay ng kanyang political color? Amen? Grabe po ngayon na magnify pa ng social media yung division na ito sapagkat ginagawa ng mga tao ang social media na yung kanilang anonymity, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na i-bash ang ibang tao kasi hindi naman sila natitrace dahil mga pangalan nila, iba yung mga pangalan nila, iba yung mga picture nila, hindi malaman kung sino sila. Kaya ganun na lang sila kung manlait ng tao, ganun na lang sila kung mambanat ng tao, amen? Porque iba ang political affiliation mo, ay nilalait ka, pinagtatawanan ka, at dinidislike ka. Amen? Kinukuyog ka, in other words. Amen? Kasi iba ang political affiliation mo, iba yung stand mo. But Jesus was willing to break those barriers. Jesus was willing to break those affiliations. Amen? To show respect to a fellow human being. Pero marami tao, kasi dahil babae, ganun na lang kung laitin at bastusin. Dahil iba ang kulay ng kanyang pulit. Sa Amerika po, very divided sila, lalo na nung nakarang eleksyon. Red versus blue. Red are associated with the Republicans at ang mga blue ay ang mga Democrats. Amen? So, it has always been the case. Magkalabang mortal sila. Amen? So, kahit na kuminsan, para sa kabutihan ng bayan, nananaig yung kanilang mga political affiliation. Kaya hindi nila maboto, halimbawa, sa Kongreso. Kasi kailangan, pula ako eh. Dapat kaming mga pula, solid kami, isa lang ang aming boto. Kahit na alam mo sa loob mo, sa puso mo, na hindi yun ang stand mo. Ayaw mo ng, halimbawa, ayaw mo ng abortion. Pero lahat ng mga kapartido mo, bumuboto sa abortion, kailangan isa lang tayo, suportado tayo sa ating presidente. So kahit na ayaw nila, hindi sunod-sunuran lang sila. Amen? Pero hindi ganun si Jesus, hindi po siya sunod-sunuran. Amen? Sabihin mo natin, hindi ako sunod-sunuran. Meron akong karapatan, meron akong sariling isip, meron akong sariling filosofiya at prinsipyo sa buhay, at hindi ko yun ipagbibili. Hindi ko yun ikokompromiso. I will not compromise my faith, my belief, my principles. Amen? I will show respect to everyone. Despite political affiliation, nationality, gender, amen, and race. Anuman ang mga factors na ito, amen, and the Lord Jesus Christ was set the example, set the bar of showing respect to your fellow man. Gagalangin mo ang ibang tao kahit na iba ang kanilang paniniwala sa'yo. Iba ang kanilang tingin at
kinamulatan. Amen? You respect your fellow men or women regardless of their culture, of their heritage, of their gender, of their color, of their language. Amen? But man is so easy to discriminate. Napakadali nating mag-discriminate. Kasi po, ganun po, since time immemorial, parang yung mga Hudyo, hindi nila tinatrato yung mga Samaria. Eh, ano sila ha, magkakalahi, meron silang pagkakapareho ng lahi kasi sabi ko nga, half-breed ang mga Jews. Okay? So, Jesus showed respect to the Samaritan woman regardless of her nationality, regardless of her race. Ituloy po natin. Sa verse 10 to 12, Jesus answered her, if you knew, so humingi si Jesus, di ba? Nashock yung babae. Bakit mo ako kinakausap? Hudyo ka. Hindi dapat ganun. Bakit? What happened? Katapusan na ba ng mundo? Maguguna na ba ang mundo? Bakit ako kinakausap ng isang Hudyo? Nobody ever did that. Nobody has ever done that. Nobody talks to a Samaritan woman like me. But Jesus answered, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Amen? Alam niyo po ang sagot ni Jesus Christ? Kung alam mo lang kung sinong humihingi sa'yo. Kung alam mo lang kung sinong humihingi sa'yo ng tubig, ay ibinigay mo na agad at hindi mo lang, sabi doon, He would have given you living water at ikaw ay binigyan niya ng living water. Living water. Bakit living water? Is there such a thing as dead water? Meron bang dead water? Meron, kasi qualify ng Panginoon eh. Kung anong klaseng water eh. Very specific ang Lord. Living water ang ibibigay niya sa'yo kung kilala mo lang ang humihingi sa'yo ng tubig. Amen? Then, marirealize mo na hindi dapat ako ang nagbibigay sa'yo kundi ikaw ang humihingi. You would have asked and he would have given you living water. Amen? So Jesus answered her in such a way that, you know, she was shocked because Jesus was sharing something very important, a spiritual truth to this woman. Amen? Why living water? As I said, yes, there is a dead water. Amen? Di po ba ang mga, what is a living water? A living water is like a stream or a river that is flowing, malayang dumadaloy. On the other hand, there is a dead water like a stagnant canal where it is not flowing because it is filled with what? Filled, garbage. Amen? It is filled with all the trash na iniipon ng tao, tinatapon sa kanal. So ano pong nangyayari? Namamatay po. Marami po tayong mga waterways na patay na ngayon. Sapagkat kung titingnan niyo po, ginawang basurahan yung mga estero natin. Kaya po, dati, nung unang panahon, yung mga picture ng Manila, nung unang panahon, ang lilinis ng Ilog, Pasig at iba pang mga estero. Ngayon, ang iitim at puro po patay na sapagkat lahat po ng basura ng Pilipinas o basura ng Metro Manila ay itinapon na doon. You know, it is a result of our undiscipline. It is a result of our filth. It is a result of our wrong attitude. At sa buhay po natin, ganun po tayo, kagaya tayo ng patay na tubig. We are dead water because we go through the same routine day in and day out. Amen. Pareho at pareho yung ginagawa natin araw at gabi, araw at gabi. Inaabangan natin yung teleserye paulit-ulit. Tuwing alas 6 yun at yun ang paulit-ulit na ginagawa mo sa buhay mo. You are going through the usual things of life. Amen. It is a dead life because you are doing the same sinful act all over and over again. You are doing the same, you know, drinking the same alcohol all over and over again. You are drinking the same, hinihitit mo the same nicotine all over and over again. You are taking the same drugs all over and over again. You are watching the same TV show all over and over again. Which means you have been a dead man because you go through the, you know, rigors and routines of life day in and day out and nothing changes.
wala pong nangyayari. At ganun po ang babaeng ito. Amen? Kagaya ng isang dead water na hindi na umaagos, punong-puno po ng kasalanan yung puso natin, ng basura, ng filth, ng garbage, because of our sinfulness, because of our acts. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. Amen? Kaya tayo po ay mataas o mababa, kaya tayo mayaman o hindi, kaya tayo babae o lalaki, lahat ay nagkasalang sabi ng Bible. All of us have sinned and fall short of the glory of God. And so we are like that the dead water, full of sinful act, full of filth, garbage, and trash in our lives. Ito po yung parallelism natin. At ang babaeng ito, ay ganun po ang sinasabi ng Lord sa kanya. We are lying all over and over again. Sinungaling ka ngayon, sinungaling ka uli bukas, sinungaling ka na naman sa susunod. Pinagsinungalingan mo na ang lahat ng bagay at pareho ganun ang ginagawa mo. You lie and you lie. You commit the sinful act all over and over again. But all of these things do not satisfy you. Walang anumang bagay na sinubukan mo, walang anumang bagay na tinikman mo ang nakasatisfy ng longing mo. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, kung alam mo lang ang sino ang kausap mo, hihingi ka at bibigyan ka niya ng isang buhay na tubig, living water. What is the living water? It is the Spirit of the Lord, Espiritu ng Panginoon na ibubuhos niya sa atin sa huling kapanahunang ito. Amen? It is the Spirit of God that will cleanse us. Amen? The living water is also the Word of God that will cleanse us from our dross and iniquities. Amen? This world, you can try anything and everything. You can try drugs, sex, nicotine. You can try everything that will give you temporary pleasures, but nothing will satisfy you. Nothing will give you happiness. Nothing will give you joy. Because it is only the living water that comes from the Lord that will do that. Amen? Yun po yung sinasabi ng Panginoon. So, we can see here, sabi doon, sabi po ng Panginoon, if you knew the gift of God, gift here is translated as Doria. Doria means, you know, a free gift. Libreng ibinibigay. Ganun po ang Panginoon, libre niyang ibinibigay ito. It is a gift of God na nais niyang ibigay sa atin. Amen? At ang living water dito ay ang Espiritu ng Panginoon na handa niyang ibuhos sa atin. Amen? Nang walang patid. At lahat po ng ating pagnanasa, pagsubok sa mga bagay-bagay ay tatanggalin ng Panginoon. Yung cravings ng iyong flesh. So kung titingnan po natin sa John 4:13-15, Jesus said to her, "Everyone who drinks of this water will be thirsty again." Sino man daw ang uminom doon sa balon ay mauuhaw muli. But Jesus said, "Those who drink of the water that I will give them will never be thirsty. The water that I will give will become in them a spring of water." Bukal. Pag sinabi mong bukal, walang patid. Hindi po nauubos. Have you seen a spring? Have you seen a bukal? Kung tayo po ay taga Samar, naku, ang daming bukal dun sa Samar. Nung nagpunta po kami, ang sarap maligo dun sa mga bukal kasi ang lamig. Yung tinatawag nilang mineral. Yun talaga galing sa bundok at hindi po nauubos. Hindi nauubos. Yun po yung katangian ng bukal. Itong sinasabi ng Panginoon. Kapag ang Diyos daw ang nagbigay sa atin ng buhay, kapag ang Diyos daw ang nagbigay sa atin ng tubig, hindi po ito mauubos. It will be a spring. Amen? That will never, never run out. Ito po ang pangako ng Panginoon. And it is a spring of water gushing up to eternal life. And the woman said, "Sir, give me this water." Kasi mahirap po mag-igib. Pag meron ako ng tubig na yan, hindi na po ako mapapagod mag-igib. Tuwing araw po ng, alas tres ng madaling araw, kung saan walang mga tao, ay pumupunta ako dito, nag-iigib at ang hirap po mag-igib. Kaya sabi niya, "Sir, give me this water." Amen? The world offers us pleasures, temporary pleasures, drugs,
alcohol, nicotine, sex, but all of this satisfy not our longings. Hindi po nito tinutugunan yung ating mga pangangailangan sapagkat ito ay nagbibigay lang ng temporary pleasures. Amen? These things offer temporary pleasures and it is for a short while. But Jesus is different. Jesus is offering something different. It is a living water. It is a living water that does not run out. It is a living water that will give eternal satisfaction. You will never thirst for anything more. Amen? Who would not want that? Sinong ayaw nun? Ang babaeng ito gusto. Sabi niya, Lord, kahit na hindi niya siguro nauunawaan, kasi ang Panginoon, ang sinasabi nito, spiritual eh. May sinasabi ang Panginoon na katotohan ng spiritual, but this woman does not understand. But she knew what the Lord is saying, that she is offering something that is, you know, hindi nauubos, the living water, and so she wanted it. Amen? She wanted it. So, anong sagot ng Panginoon sa John 4:16? Jesus said to her, "Go, call your husband and come back." The woman answered, "I have no husband." And Jesus said to her, "You are right. I have no husband because you have 5 husbands. And the one that you are today is not your husband. So, what you have said is true." Amen. Sabi ng babae, "Lord, bigay mo sa akin yan." Ah, sir. Okay? Ang kanyang tawag niya, hindi niya kilala kung sino to, pero sabi niya, "Sir, you give me. Give me this water." Amen. She wanted it. Amen. At praise God because she wanted it. Who would not want it? Siguro kahit sino gusto yun, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, tawagin mo yung asawa mo. The Lord is dealing her at this point. Amen? Because this woman, kaya siya pinuntahan ng Lord sa Samaria because the Lord has something to deal with her. Because the Lord loves her. She wanted to set her free. And so this woman had 5 husbands, sabi po ng ating binasa. And the one that you are with now is not your husband. Amen? God wants to set this woman free because this woman was looking for happiness in her life, in men. But he had all the wrong men because he had husband number 1 and I don't know what happened. And then he had husband number 2 and the Bible did not tell what happened. And then he had husband number 3. Maybe na-widow siya, nabalo siya, or nag-divorce sila, or iniwan siya. I don't know. But she had husband number 4. And I don't know what happened, but hindi nagtagal ang kanyang relasyon. At siya po ay nagkaroon ng husband number 5. At siguro nabalo na naman siya, at meron siya ngayong kinakasama. Ang sabi doon, hindi niya asawa. So, this woman must have been, napakaliit po ng lugar niya. Kilalang kilala siya. Kaya pag pumupunta siya doon sa balon, yung hindi mataong oras, nahihiya siya. Or, natatakot siya. Kasi, baka may manabunot sa kanya. Kasi hindi niya asawa yung asawa niya ngayon eh. Ibig sabihin, homewrecker siya. Amen? Meron siyang kinakasamang, meron sigurong pamilya na winasak niya ang pamilya ng pamilyang ito. Na may mga bata, na mga iniwan yung asawa at siya ay kinasama. Naunawaan mo ba natin? And the Lord loves this woman na siya ay sinadya papunta ng Samaria para i-deal siya. Paano nalaman ng Lord na meron siyang asawang 5? Eh ngayon lang sila nagkita. Hello? Paano nalaman ng Lord na yung kinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa? Eh ngayon lang sila nagkita. Amen? And so, the woman answered, "Sir," okay, verse 17, "I have no husband." She replied, "You are right. You have no husband because you have had 5 husbands and the man you have now is not your husband. What you have said is true." And then verse 19, the woman said, "I can see that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, but Jews worship in Jerusalem." Amen. Sabi niya nung una, "Sir." Amen. Tapos ngayon sabi niya,
prophet. Makikita po natin dito yung progression ng revelation. Sa una, ang pagkakakilala niya ay isang ordinaryo lamang si Jesus. Pero nung siya po ay dinil sa kanyang kasalanan, na siya po ay merong naging limang asawa at ang kanyang kinakasama ngayon ay hindi niya asawa, nagkaroon siya ng revelation na this is a prophet. Because a prophet knows everything. Ang propeta ay alam niya ang lahat. Walang naitatago sa kanya. Hindi dahil nakichismis si Jesus, kaya niya nalaman ito. Walang panahon si Jesus sa chismis. Hindi po siya umikot sa Samaria at nagtanong-tanong kung anong klaseng babae itong nasa balon na nag-iigib. Jesus did not do that. Jesus knew beforehand. Even before she went to Samaria, Jesus knew this woman. In the same manner that Jesus knows each and every one of us, God knows each and every one of us. Our longings, our desires, our sins, our hidden sins, lahat po sa buhay natin. At hindi po tayo kinukundena ng Panginoon, kundi tayo po yung naispalayain ng Panginoon. Kagaya ng ginawa niya sa babaeng ito. Because this woman was looking for happiness in men. In fact, she had 5 husbands, but she never found true happiness and satisfaction. Because you can never find true happiness and satisfaction in men, in drugs, in alcohol, in money, or in every pleasure that the world can give. Amen? This woman went dry all over and over again. Natuyo siya at natuyo at natuyo, kaya hanap siya ng hanap ng hanap. Pero lahat man ng lalaki ay maging asawa niya, lahat man ng lalaki ay makaniig niya, hindi po siya makakasumpong ng kanyang hinahanap sapagkat ang hinahanap niya ay matatagpuan lamang niya sa Panginoon. Ganon din po sa buhay natin. Hanapin natin ang kaligayahan sa lahat ng klase ng lalaki, sa lahat ng klase ng drug, sa lahat ng klase ng alcohol, sa lahat ng klase ng pera, sa lahat ng klase na ibinibigay ng mundo, hindi po natin mararamdaman ang tunay na kasiyahan sapagkat ang Panginoon lang ang makakapagbigay nito. We can try drugs, alcohol, nicotine, food, travel around the world. We can have nice cars and nice houses, fashionable clothes, bags and shoes. We can have many husbands or many wives. We can have many boyfriends and many girlfriends. We can have, you know, all the kinds of music in the world, watch all kinds of movies, watch all kinds of TV shows, K-pop, J-pop, anime, whatever, good jobs, successful businesses, everything that the world can give, tikman natin lahat. Amen? Kainin natin lahat. Inumin natin lahat. Pero hindi pa rin ito yung mabibigay ang hinahanap ng puso natin. Sapagkat ang hinahanap ng puso natin, that emptiness, that void in our hearts, only Jesus can fill. Si Lord lang ang makakapuno nun. Amen? Kaya wag po nating hanapin ang kaligayahan sa mundo at sa bagay na maibibigay ng mundo sapagkat tayo'y mabibigo. Kaya't ang babaeng ito'y kinaawaan ng Diyos, kinahabagan ng Diyos, tinulungan ng Panginoon, pinuntahan ng Panginoon. Amen? Sapagkat, you know, kawawa naman siya, she was finding men and love in the wrong people and in the wrong places, sabi nga nila. Amen? Lagi siyang bigo. Lagi siyang heartbroken. Lagi siyang nai-in-despair. Amen? Kasi hindi naman po yun ang dapat na hinahanap niya. Because only Jesus can satisfy our soul. Only Jesus can satisfy the longings of our soul. And so at this point in time, Jesus gave a revelation of himself that he is a prophet, that he knows everything. Nothing is hidden from him. Hindi po nakichismis si Jesus, pero nalaman niya ang kalalagayan ng babaeng ito. In the same manner that the woman was spending more time talking with Jesus, tumataas yung revelation from sir to prophet. From sir to prophet. And as Jesus was talking with this woman, ay nagkakaroon ng revelation ng babaeng ito because he was revealing more of himself. Anong ibig sabihin nun? The more we talk with the Lord, the more we talk with Jesus, the more we spend time with Jesus, we know more of Him.
We get more of a revelation of Him. At ang babaeng ito, mula sa isang ordinaryong sir, nagkaroon siya ng kapahayagan, a revelation that this man is a prophet. He knows me. He knows my inner secrets. He knows my inner longings and deep longings in my heart. He knows me so well because a prophet knows everything. Amen? A prophet knows everything. We cannot hide our sin. And Jesus knew this woman. So sa buhay po natin, sino si Jesus? Siya ba isang ordinaryong tao lamang? Or siya ba isang propeta sa buhay natin, kagaya ng babaeng ito? At nung ang babaeng ito ay nagkaroon siya ng revelation, siya po ay na-deal ng Panginoon. Amen? So, wag po tayong magagalit sa Lord pag tayo'y dinideal. Kasi mahal tayo ng Lord. Ito yung babaeng ito, dinil ng Panginoon. Kasi sabi ng Lord, ito ang hinahanap mo, hindi yan. Hindi yung maraming asawa, ako. I am the living water, ang sabi ng Panginoon. And so, sa verse 19, sabi ng ng babae, the woman said, I can see that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain. But you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. At sabi ng Panginoon, ito, tumaas yung level of revelation. Jesus declared, believe me, woman, a time is coming when you will not worship the Father neither on this mountain, in Gerizim, dun sa Samaria, or in Jerusalem. You, Samaritans, worship what you do not know, but we worship what we do know, for salvation is from the Jews. Ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. There is no salvation. Kaya, whether people believe it or not, whether people love the Jews or hate the Jews, there is no salvation unless, you know, dadaan sa mga Hudyo. And Jesus Christ was a Jew by race. Amen? Siya po ay pinanganak na Hudyo dito sa lupa. Kaya sinasabi niya, salvation is from the Jews, but a time is coming, and now is the time when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for they are that kind of worshipers that the Father seek. Verse 24, God is a spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Amen? So, ang Panginoon po ay pataas ang kanyang pagre-reveal ng kanyang sarili. Nung una siya ay isang ordinaryong sir, and then now he has become a prophet to this woman because he was able to deal the inner secrets of this woman. And this time, he is talking about worship. Worshiping the true God. In what? In spirit and in truth. Amen? So sa buhay po natin, meron tayong kinamulatan, meron tayong religious worship. And that is what tradition has given us. But the Lord is saying, in the last days, we shall worship Him in spirit and in truth. Amen? Hindi po by religion, hindi po by denomination or tradition. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, God is a spirit. Pag sinabi mong spirit, meron ba yung mukha? Meron ba yung larawan? Meron ba yung imahe? Pero bakit ginagawan po natin ng larawan ang Diyos? Bakit po natin ginagawa ng imahe ang Diyos? Bakit po natin ginagawa ng estatwa ang Diyos? At sinasamba natin ang mga imahe at larawan at estatwang ito. Ang Diyos po ay espiritu. At sila na sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. In spirit and in truth. Amen? When you worship in spirit, you don't need an image. You don't need a picture. You don't need an altar. Because your altar is your heart. That is where you worship God. That is where you worship Him in spirit and in truth. Amen? The truth is painful. It hurts. Sabi nga nila, truth hurts. But it will set you free. Palalayain ka nito. Amen? Itong babaeng ito, masakit. Sabi niya, that is so shameful. Paano ako nakilala ng taong ito? Ngayon na kami nagkita. Bakit niya sinasabing meron ako 6 na asawa? At ang kasama ko ngayon ay hindi ko asawa. Amen? She must have been very shameful. She must have, you know, filled
siya po ay nahiya. Amen? Or nakundina, or you know, she could have felt anything because she was dealt with her sin. But, amen, kapag tayo po'y dinideal ng Lord, huwag po tayong makundina. Amen? Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mahiya. Amen? Lumapit po tayo sa Panginoon, kagaya ng babaeng ito. Sabi niya, give me, give me. Kaya sa 25, sa verse 25, ang sabi po ng babae, the woman said, I know that Messiah called Christ is coming. And when He comes, He will explain everything to us. And then Jesus declared, I who speak to you, I am He. Pinakilala na ng Panginoon ang kanyang sarili. This time, this woman is talking about the Messiah. Not just a prophet, but a Messiah. Messiah means Savior. Kaligtasan, tagapagligtas ang Mesiyas. So you see the progression of revelation? Habang kausap niya ang Panginoon, habang nakaupo siya, habang nakikinig siya, hindi siya umalis, hindi siya nakundina, hindi siya tumakbo pauwi ng bahay nila, kundi patuloy siyang nakipag-usap, at habang patuloy siyang nakikipag-usap, tumataas at tumataas ang pagkakakilala niya. Mula sa isang sir, ngayon isa na siyang prophet at dinil siya sa kanyang sin, at ngayon isa na siyang Messiah, tagapagligtas. Ako ang kailangan mo. I am your Savior. I am your Savior, the Messiah. And this woman has seen the revelation of the Lord because she accepted the Lord. Siya po ay tumanggap. Siya po ay kanya pong ninasa na makausap pa ang Panginoon. At anong sabi dun sa verse 26? I am He. Ako nga. Si Lord na mismo nagpakilala, wow, wala, mabibilang mo sa daliri mo ang mga taong sinabihan ng Panginoon na pinakilala niya ang sarili niya. I am He, ako na nga. At sino to? Samaritan woman, unworthy, unclean, undefiled, sabi ng Bible. Full of trash and garbage, full of sin. But Jesus, the Savior, came to her. Amen? That's why, you know, she is all what we need. He is our salvation. Kaya nagpakilala po ang Panginoon, I am He. Amen? Jesus is the Savior. He is our healer. He is our Savior. He is our provider. He is our protector, Prince of Peace. He is our refuge, our shield, our buckler. I am He. Kaya si Moses, nung ang Panginoong Ama ay nag-reveal sa kanya, nagpahayag sa kanya sa pamamagitan ng burning bush, sabi ni Moses, who are you? Pag tinanong ako ng mga Israelita, pagbaba ko mula sa bundok na ito at bumaba ko sa mga Israelita, tinanong ako, sino ka? Ang sabi ng Panginoon, I am the great I am. That's in the Old Testament. And that situation has happened again. And wow, what a napaka-privilege, napaka-palad ng babaeng ito kasi ang Panginoon mismo nag-reveal ng kanyang sarili sa kanya. I am He. I am the great I am. I am your Savior. I am your Deliverer. I am your Salvation. I am your Healer. I am your Shield, your Protector, your Buckler, your Provider. I am everything that you need. Amen? Ako ang kailangan mo. Ako ang kailangan mo. At sa buhay po natin, sino po si Jesus sa atin? Who is Jesus in our lives? Amen? Just like this woman, Jesus is all we need. Amen? Si Jesus po ang kailangan natin. Siya lang ang kailangan natin. He can only satisfy us. It is only He who can satisfy us. At sa buhay po ng babaeng ito, that's what she did. Amen? So sa pagkita po natin that sa verse 26, Jesus declared, I am He. I who speaks to you am He. Amen? At kung titingnan po natin, in the end, sa verse 27 to 30, tumakbo po yung babae. Tumakbo po yung babae at kanya pong ipinamalita ang naranasan niya doon sa balon. She told everyone what she witnessed, what she heard, what she experienced in the Jacob's well. And so this woman became a witness for Christ. This woman became a powerful testimony for the Messiah. She
was delivered. She was saved. She was shown mercy by the Lord. She was not condemned. Did the Lord condemn this woman? Kinundi na ba siya? Ne, naging truthful lang ang Panginoon sa kanya. You have 5 husbands. And I'm telling you, nobody has satisfied you. And so I am giving you what you need. That you will never ask for anything else. You will never look for anything else. Because I am giving you the living water, the fountain of life, by which, you know, it, pag sinabi mong living water, eternal, hindi ka na maghahanap pa, hindi ka na mauubusan pa. Sa buhay po natin, gusto po ba natin ito? Magkaroon po tayo ng isang source na hindi nauubusan ng ating pagpapala, ng ating kalakasan, ng ating kapayapaan, ng ating provision sa araw-araw, ng ating protection sa araw-araw. Gusto po ba natin yon? The Lord is offering it to us. Maybe we are looking it in the wrong places and in the wrong people. And we have been so disappointed in this life because we have tried our very best to look for what can make us happy and satisfy us all our lives. We have been seeking it. We have been looking for it, but we have never succeeded. Why? Because we have been looking it for it in the wrong people and in the wrong places and in the wrong time. But this is now the perfect time because Jesus is offering us what we need. Amen? Alam niyo po, kung titingnan po natin sa verse 29, nung nagtetestify itong babaeng ito, sabi niya sa mga tao, "Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, 'Come, see a man who told me everything that I ever did. Halika, samahan niyo ako, puntahan niyo isang tao na sinabi ang lahat ng nagaganap sa buhay ko. Could this be the Christ? Siya na kaya ang Kristo?' And they came out of town and made their way toward him." Marami po siyang nahikayat para puntahan si Jesus. And meanwhile, sa verse 29, sabi doon, could this be the man or could this be the Christ? Siya mismo hindi makapaniwala. Siya na kaya ito? Amen. You bet he is. Amen. Siya na nga. Wala nang iba pa. Siya ang kailangan mo. Siya ang kailangan ko. Siya ang kailangan natin. Amen? Sa buhay po natin, marahil tayo po ay kagaya ng babaeng ito na hinanap ang kaligayahan, hinanap ang pangangailangan na makakatugon sa ating mga pagnanasa sa mundo, sa binibigay ng mundo. Pero ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Meron pong ibinibigay ang Panginoon na isang bukal ng buhay. The living water of life na hindi ka mauubusan. Gusto mo ba yon? Na hindi ka na maghahanap pa. Gusto mo ba yon? Na kinakailangan mo ng himala, na kinakailangan mo ng kaligtasan, kalayaan. At ibinibigay ito ng Panginoon ng walang patid at walang pagkaubos. Gusto mo ba yon? Sa araw na ito, pwede mong matanggap, kagaya ng babaeng ito. Kinakailangan lang po natin tanggapin ang buhay na tubig, the living water that God is offering us. Pero bago natin matanggap ang living water, we need to cleanse our lives. Huwag tayong maging stagnant. Huwag po nating hayaang madumi ang tubig na iyan sa pamamagitan ng paggawa ng ating mga kasalanan at paggawa ng ating mga pagsuway sa Panginoon. Sa araw na ito, kagaya ng babaeng ito, makakatanggap po tayo ng kaawaan. We can receive mercy, forgiveness, grace, deliverance because Jesus loves us. Jesus loved this woman. That's why he went out of his way to go to Samaria and break every barrier, break every tradition because he loved this woman very much. Mahal na mahal niya ang babaeng to. Sino ba babaeng to? Wala nga siyang pangalan eh. Pero pinakita ng Diyos ang pag-ibig sa kanya. Sinadya siya, pinuntahan siya kahit na marami ang nagalit kay Jesus kasi nakipag-usap siya sa isang Samaritana. At sino tayo para tingnan ng Diyos? Sino tayo para patawarin ng Diyos? Sino tayo para kaawaan ng Diyos at palayain ng Diyos?
Kagaya tayo ng Samaritanang ito, punong-puno tayo ng kasalanan, pagsuway sa Diyos. Ang babae ito ay nakaranas ng awa, nakaranas ng habag. And the Lord can do the same in our lives. Amen. We do not need to find and look for love and satisfaction and pleasure in the wrong people and wrong places. Mapapagod ka lang kagaya ng babaeng ito. Ang gawin mo, lumapit ka sa Panginoon. Makipag-usap ka. Sabihin mo, give me that water. Give me that water and I will not look for anything else. Amen? And the Lord is saying, kung kilala mo lang ang kausap mo, ibibigay ko sa iyo ang buhay na ang tubig. Amen? The living water that it will never run dry. Amen? Do you want to receive that? God is willing to give that. Tayo pong lahat ay yumuko. Lord, lahat po kami rito ay kagaya ng babaeng Samaritana. Pati na ang mga nanonood. Lahat po kami, O Diyos, ay kagaya ng babaeng Samaritana. Hindi karapat-dapat. Ang aming puso, ang aming isip, ang aming buhay, Ama, ay hindi nakalugod sa iyong harapan. We have done things that offended you. We have done things that unknowingly or knowingly have offended you. And so today, we come to you, O God, just like this Samaritan woman. We come clean. We bear ourselves. We come to you, Lord, forgive us of our sins. Have mercy on us. Panginoon, nagkulang kami. O lumabis kami, Ama. May nagawa kami na isip na sabi, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad. Patawad po kung hinanap namin ang kaligayahan sa tao, sa pera, sa droga, sa nikotin, sa alcohol. Forgive us if we have sought for pleasures in drugs, in money, in sex, in nicotine, in alcohol. Forgive us if we have sought pleasures in all these things, O Lord God. But nothing, nothing satisfied us. Yes. Yes, O God, nothing in this world can satisfy me. Yes. It is your love, it is your goodness, kindness, O God, compassion, thank you, it is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. Kapatid, si Jesus lang ang makakatugon ng ating pangangailangan. It is only Jesus who can satisfy the longing of our souls. Do not find it in the wrong places and in the wrong people. Come to Jesus. And He will satisfy the longings of your soul. No money in this world, no pleasures in this world can satisfy our heart's desires. It is your love. It is your goodness. Compassion inside, it is your grace, your tender mercies, it is your presence in my life.
satisfied. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy, your presence, Lord, in my life. Sabihin po nating lahat, Panginoong Jesus, pumasok ka sa puso ko. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Linisin mo ako. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng bagong simula. Forgive me for all my sins. Cleanse me from all my iniquities. Purify me from all my dross. And give me a fresh beginning, a fresh start. Jesus, you are my master. You are my prophet. You are my savior. Deliver me. Set me free from all the cravings of my flesh, and help me be satisfied in your presence alone. Lord, nakita mo po ang aming mga puso, Ama. Ikaw ang nais namin. Ikaw ang kailangan namin. Kaya naman, Ama, maghari ka sa aming mga buhay. Tulungan mo kami kagaya ng babaeng Samaritana. Palayain mo kami. Bigyan mo kami ng bagong simula. At tulungan mo kami na maging isang malakas na patotoo ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong kalayaan. Kapatid, sa oras na ito'y tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, ikaw na nanonood, ikaw na nakikinig, kinahabagan ka ng Panginoon. Tanggapin mo ang kanyang presensya. Tanggapin mo ang kanyang kapangyarihan. Tanggapin mo ang kanyang kalayaan. The Lord has set you free today. The Lord had mercy on you today. And He has given you freedom and liberation. Thank the Lord. At kasama ng iyong pagtanggap sa Kanya ay ang kalayaan, kagalingan, himala, pagpapala. Ano man ang kailangan mo sa Panginoon, ay tanggapin mo ngayon sa pangalan ni Jesus. Nagpapagaling ang Diyos ng sakit karamdaman. Tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Ibinubuhos niya ang pinansyal na pagpapala. Tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Mula ulo hanggang talampakan, ikaw ay kanyang binabanal. Pinapahid niya ang kanyang kapangyarihan. The anointing of the Lord is touching you. Receive in the name of Jesus. And you will never, ever be the same again. Just receive in the name of Jesus Christ. It is your love. It is your goodness. Compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your, yes, it is your presence in my life that satisfies. That satisfies. It is your presence in my life that satisfies. It is your presence in my life that satisfies.
tayo'y pinalaya ng Panginoon sa araw na to. Kinahabagan ng Diyos, kinaawaan ng Panginoon, kagaya ng babaeng Samaritana. At hindi na tayo mauuhaw pa. Hindi na tayo magugutom pa. Sapagkat tayo ay ganap na sa presensya ng Panginoon. We are complete in the very presence of our living God. And so we just have to dwell in His presence every day of our lives. Because today, we are never ever the same again. Thank you for your healing, Lord. Thank you for your freedom and liberty. Thank you for your love, for your kindness, for your compassion, for your presence in our lives. We will treasure it, O God. And I pray that you seal it, Lord, with the Holy Spirit and the blood of Jesus, that it will never depart from us, that we will live, O God, in the eternal blessings of the living water of the Spirit of the living God. Every day, we will be encouraged, we will be refreshed, we will be anointed, we will be empowered to do your perfect will, to finish it to the end. Panginoon, selyuhan mo ang natanggap namin sa araw na to, sa umagang ito. At hindi na po kami muling mauuhaw pa sapagkat kami po ay naging ganap na. Patuloy kaming maglulunoy sa iyong presensya, mabubuhay sa iyong pag-ibig, mabubuhay sa iyong biyaya, mabubuhay sa iyong kapangyarihan. At nangako kang hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Mahal ka namin, Panginoon, at tulungan mo kaming mahalin ka pa ng higit sa dati. Hindi ka po namin ipagpapalit sa kalayawan ng mundo, sa bagay na ibinibigay ng mundo, sapagkat ikaw, Panginoong Jesus, ay sapat na sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Ama. Sa iyo po ang kapurihan, kalwalati at karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon, bukas at magpakailanman. Amen at amen. Ganyan po, dadaan po tayo sa ating pagbibigay. Okay, pagpumas po tayo sa Proverbs 3:9 to 10. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst with our new wine. Bakit po first fruit pa rin yung nasa quiet time po, yung nasa, yung binasa ko ngayon. Bagamat March na ngayon, di po ba? Ang sa karaniwan sa atin ang pagbibigay ng ating mga first fruit in January. Pero sabi po, di ba, it's better than late than never. So yung mga hindi pa po nakapagbigay ng ating mga first fruits, at yung ngayon lang po nakakumita na meron po tayong bagong trabaho, ibigay po natin sa Diyos ang ating mga first fruits. Amen po ba? At wag na hindi po natin ito ibibigay. Ako po, medyo late po yung aking first fruit dahil February na po ako nagbigay dahil marami pong naging ng January. Pero, sa mga hindi pa po nagbibigay ng ating mga tithes and offering, ibigay din po natin ito dahil sabi po sa Malakay 3:10,
huwag po natin nanakawin ang ating mga tithes and offering. Amen po ba? Ano po ang ating tithes? Ito po yung 10% ng ating mga kinikita, 10% ng ating sahod, 10% ng mga dumarating po sa atin. Amen? So kapag nagbigay po tayo ng, kunyari, January, nagbigay tayo ng first fruit, hindi po tayo magbibigay ng ating mga tithes. Ganun po yung ginagawa ko. Hindi ko lang po alam yun sa inyo, pero ang sa akin po, lahat kasi ng dumarating na pera sa akin kapag first fruit, January or February, buong buwan na yun, ibinibigay ko para kay Lord. Amen? At sabi po sa Luke 5:38, kapag nagbibigay daw po tayo, dun daw po tayo tumatanda. Amen? So, pag nagbigay po tayo, kasi ang una naman po nagbigay sa atin si Lord din. Amen? Yung bugtong na anak niya, may binigay po niya sa atin para po tayo maligtas. Ano ba naman yung ibigay lang po natin yung 10%? Amen. Hindi naman po tayo talo doon, amen po ba? Amen. 90% yung sa atin mapupunta. So, kay Lord, ang hinihingi lang po ngayon yung 10%. At ang offering po natin, depende po sa ating mga puso. Kung gano'n po natin kamahal ang Diyos. Sabi po, di ba, kapag nagmamahal, nagbibigay. Kaya, magbigay po tayo ng ating mga tithes and offerings para sa ating Diyos na buhay. Sige po. Offering, nandiyan po yung GCash, nandiyan po yung
Palawan, Smart Padala. At kumontak lang po tayo, mag-PM po tayo sa Facebook fan page po natin kung paano po natin ito ipapadala. Kaya ipag-pray na po natin ang ating mga ibinigay. Lord, marami pong salamat, Lord, sa mga puso, Lord, na magpagbigay, Lord. At alam po namin, Lord, kahit tapat po kami, Lord, na magbibigay po sa inyo, hindi po namin nanakawin ito. Pagpus po, Lord, kayo dodoblohin at lalakayan po po namin, Lord, ang aming mga ibibigay. Dahil alam po namin, Lord, na kung ano po ang aming ibinigay, ay yun din po, Lord, ang ibabalik mo sa amin. Lord, bigyan niyo po kami ng pusong tapat, ng pusong mataas po ang pananampalataya sa inyo. Lord, marami pong salamat sa mga hindi pa po, Lord, nakapagbigay ng kanilang first fruit. Hindi po kay Lord papayag na hindi po nila maibigay ito. Marami pong salamat, Lord, sa inyo po lahat ng papuri. Masasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, it's the first Sunday of the month. Matagal po tayong hindi nakapag-communion.